Ang iyo bang partner ay laging mapagmataas? Lagi ka na lang bang ina-under? Gusto mo ba na mabura ito at maging masunurin na ito sa iyo? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kayo or paano ninyo pasunurin si partner at magpakumbaba na ito at hindi na ito pagmataas sa inyo. Dahil meron talaga or hindi talaga maiwasan na merong partner na ganyan yung ugali na sobrang mapagmataas, lalong-lalo na sa inyong relasyon. Ngunit napakabait naman sa ibang tao. Napakabait. Tapos pagdating sa inyo ay parang tigre. So ganun po, meron talagang ganun ang tapang ng inyong partner. Mapababae man o lalaki, hindi yan maiwasan. Minsan mas matapang pa yung babae kaysa sa lalaki, or matapang po ang lalaki kaysa sa babae. So pantay lang po tayong lahat, walang ano, mapababae man o lalaki. Kung ganun yung ugali, ganun talaga yung ugali. Ngunit may solusyon. May solusyon paano natin papaguhin yung ugali nila at hindi na ito mapang mataas sa inyo. And kung mataas din yung pride niya, ay pwede mo rin itong gawin kapag sobrang mataas yung pride niya. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae, lalaki to lalaki. Siyempre sa ating babae, lalaki na mag-partner, and pwede mo itong gawin sa LDR or magkapit. So ayun po, and sa materials na ating gagamitin dito is kailangan lamang natin dito ng panulat. So panulat, mas maganda na itim na panulat ang ating gagamitin. Pwede ka naman gumamit ng color pen, ball pen, pentel pen, itim po. Kung wala kang itim na panulat is gumamit ka ng blue. So gumamit ka lamang ng blue, and blue po kung meron, kung wala kayong itim na panulat. So ngayon, bago mo siya simulan, dapat ka maghanda din sa inyong sarili. Dapat ay buo ang inyong loob sa paggawa. Naniniwala ka na wala kang panilangan kahit nakatitim. Dapat po kasi sa isang ritual ay buo po talaga ang tiwala dito, at hindi ka po dapat magduda sa inyong dapat gawin. So ngayon, kapag ready na and kapag buo ang inyong loob sa paggawa, gawin mo na ito. So ang gagawin mo dito, kunin mo ang inyong panulat. At kailangan natin dito ang iyong paa. Paa po. So kahit sa ang paa, sa kaliwa or kanan, yung talampakan po ang ating susulatan dito. So sa iyong talampakan, kahit saan na side, sa iyong talampakan ay sulatan mo ito ng iyong pangalan at apelyido. Pangalan at apelyido ng inyong partner, at isulat mo doon na, or isulat mo doon yung gusto mong sabihin. Halimbawa na lamang ay maging magpagpakumbaba ka na, and susundin mo na ako, makikinig ka na, ako lamang ang iyong papapakinggan, at ako lamang ang iyong mamahalin, or mawala na ang iyong sobrang mataas na pride. So malaki naman yung talampakan natin, so kaya nating isulat kung ano man yung isulat doon. So pangalan niya at apelyido at gusto nating sabihin, isulat mo doon. Dapat kung ano yung nasa puso mo, yun po ang susundin ninyo. So yun po ang ating dapat gawin. So ngayon, kapag naisulat mo na lahat, and kailangan na positive lahat ang inyong mga sinasabi or inyo isinulat doon, positive lamang lahat, and huwag mong isulat doon. Kung halimbawa na may sama kang loob sa kanya, huwag mo muna siyang gawin. Huwag mo muna itong gawin kung may sama ka ng loob. Saka mo na lamang siya gawin kung
nabura na yung sama ng loob mo sa kanya, hindi ka na nagagalit. Dahil sa ating paggawa ng mga rituals is hindi dapat ito na may galit tayo sa ating target. Dapat po ay kung may galit man tayo, isang tabi mo muna upang sa paggawa mo ng ritual ay hindi mo maisip or hindi ka ma-distract and hindi mahaluan ng negative ang inyong ginawa. So, dapat po ay positive ka dito kapag gagawin mo ito. So, ayun, kapag naisulat mo na dito yung pangalan at apelyido at yung inyong mga sinulat na gusto mo siyang pasundin, and tumayo ka. Tumayo ka at iapak mo lamang ang iyong paa na sinulatan. Idiin mo po sa pinag-apakan mo. Hindi kailangan na nasa lupa. Kahit nasa loob ka ng inyong kwarto and kahit naka-tiles ito, and tumayo ka at idiin mo ito. Habang dinidiin mo ito, sasabihin mo ito na simula ngayon ay ako na ang masusunod. Simula ngayon, makikinig ka na sa akin. Simula ngayon, mawawala na yung pagkataas ng pride mo. Simula ngayon, ay magpakumbaba ka na palagi sa akin. So, diin po dapat yung, pero hindi naman kailangan na diin na diin talaga na masasaktan ka. So, yung simple lang, madiin mo lamang siya at masabi mo lahat ng gusto mong sabihin para sa kanya. So, ganun lamang kasimple. So, pagkatapos mong idiin yon and sa tingin mo ay sapat na, lahat ng mga sinasabi mo ay sapat na, ay pwede ka nang umupo and pwede ka na rin matulog. Dahil gabi natin ito gagawin. So, kung wala kang time sa gabi, pwede mo siyang gawin sa araw, pwede mo siyang gawin sa umaga, anytime naman po. Anytime at any day, pwede mo itong gawin. So, and pwede mo rin itong araw-arawin sa paggawa. Wala naman pong problema. And sa tingin mo ay gumana na ang inyong ginawa, so huwag ninyo kaagad na ihinto. Huwag ninyo kaagad ihinto. Kailangan na kailangan na lutuin nyo muna ng husto sa inyong mga ginagawa ang inyong ginawa para kay target. So, ganun po dapat bago huminto. Dahil kapag hininto nyo agad, may posibilidad na bumalik siya sa dati. So, ayan po. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.